Inis 1 to 5 ipay. So, kailangan natin ng sukat. Meron na nalagay natin mga sukat. Tapos dito, para makuha mo siyang ano talaga, kailangan mo siya i-level na wala siyang nakaangat pantay. Tapos ikutin mo siya. Bago mo siya i-backlasin, kailangan titingnan mo siya na wala siyang gap. Kasi pag may gap yan, yun yung basihan mo. Susundan mo rin para hindi tumagal yung balance. Okay. Para hindi tumagal yung balance. Lapat. Lahap. Tapos. Okay, nabaklas natin. Kinayod yung gilid natin. Nalinis na rin natin yung mga dalawa yan ng langis. Okay. So, connecting rod. Kasi kung crankshaft bilhin kasi natin, mahal ang crankshaft. 5,000 plus. Grabe pagmahal ng parts na yun. Kaya, alagaan nyo ang motor nyo. Alaga lang, alaga. Langis. Natin ang ano, genuine na connecting rod. Genuine connecting rod. Okay. Bearing natin, open ha, open. United bearing, magandang klase yan. Okay, kailangan natin yung sukat na yun, 44 mm. Kuha natin 44 mm na sukat. Ayan o. Lagpas na siya konti, sabi ko. Pantay lang din. Tapos, yun, kaya pantay. Okay, so okay na, napalitan natin connecting rod. So dito lang sa kapromotor, dito natin biniyak, dito lang din natin binubuo yung connecting rod. So yan, pinapalitan lang, okay? Iwangan. Okay na, huwag na. Malinis. Ipita mo yan. High lip cam gamit natin. Tingnan natin performance. Malinis. Asang cover nito dal? Walang cover to? Wala. Ha? Wala cover nito. Walang cover. Pasukot tubig yan. Wala pa naman tang stock niyan. Hard starting ganito? Ito ganito na pandarin. Mahirap pandarin to? Oo. Wala ka na marinig, makina, tahimik na. TPS lang kulang. Okay na, attack.